What is up sa inyo mga ma'am sir, it's your boy Sir Troy and for today's video, nandito tayo sa GM Cycle dito sa May Daan Sarili, Cabanatuan City, Nueva Ecija. At dito sa harapan natin, meron tayo ditong FKM or Fecon 3GP. So ito yung 300cc sports bike ni Fecon. Ngayong araw kasi ay July 5, Friday. Hanggang next Friday ay nandito itong mga demo bike nila para ma-test ride dito sa may Kapitan Pepe sa public market. So ngayon, kabababa lang nitong mga bike na to kasama nung Victorino 250 at nung Sleek 150. At ngayon ay re-reviewin natin siya. Sisilipin natin kung ano yung mga features, specifications nitong motor na to. At iti-test ride na rin natin itong motor na to para malaman natin yung performance. At baka ito na ang maging next sports bike ninyo. So tara, simulan natin ang video. Okay, Fecon 3GP. So ito po ay 300cc sports bike. At bago tayo pumunta sa kanyang specification, bago natin siya i-test ride, ay i-walk around ko muna kayo sa motor na to at sisilipin natin lahat ng parts niya. No? 3GP, ayan. ABS na rin siya, naka-USD fork. Kung mapapansin niyo sa likod, ano, hindi yung traditional na swing arm yung meron tayo. Pro arm siya or single side swing arm. Nandito rin yung kanyang sprocket sa side na to and then yung kanyang disc brake. So ayan, simulan muna natin dito sa kanyang likuran. So dito sa likuran, buksan natin yung kanyang ilaw. Ayan po ang itsura, LED. So meron din siyang hazard. Tignan natin yung kanyang ilaw, LED. Sa kanya namang plate holder or sa ating tail fender, medyo sporty siya, maikli. At meron tayong ilaw dito. At the same time, meron ding reflectorize. So sa mags naman natin, alloy casted. Ang ganda, ano? So size ng gulong natin sa likuran, 150, 60, rim 17. Naka road tires tayo. So underbelly exhaust po siya with heat guard. Tapos yung kanyang trellis frame or yung kanyang chassis, may paint job siya, no? Para siyang naka track bed or parang something na forged carbon. So ayan, nakalagay. Engine. Tapos dito naman sa likod, naka carbon. Carbon po ito. Then yung kanyang pinaka base color is neon green na may color combination ng black and white na FKM. At may mga stickers pa tayong nandito. O yan, meron din siyang engine cowl or yung sa ibaba. Ito yung kanyang radiator. Yung atin naman suspension sa harapan, upside down fork na nakakulay gold. So ABS na rin po ito, single disc brake with 2-piston brake caliper. And then ating front fender, medyo maikli. Sporty lang siya. At ayan, may mga decals ng ABS and then black. Dito naman sa harapan, ito po ang itsura niya. LED din lahat ng ilaw. May daytime running light dito sa kanyang pisngi. Turning signals is LED. Meron din siyang wind visor dito, mababa lang. Ating side mirrors, malapad na rin at hindi magnified. Meron ding reflectorized doon, ano, sa kabilang gilid. So ito yung ating gear pedal. Hindi siya nakalagay dito sa taas pero naka ano na siya, yung tinatawag na racing pads. And then meron pa rin tayong apakan ng pilon. So dito naman sa ating control panel, clutch lever, tapos nilagyan nila ng slider. Ito naman yung sa ating handlebar, para siyang clip-ons pero hindi, naka butterfly siya. So panel natin is TFT, yan, colored. And then may mga light indicators din tayo sa mga gilid. Ayan. So meron tayong digital tachometer, speedometer, total odometer, fuel gauge, battery, engine temperature or oil temperature. So tingnan natin, may mga controls ba siya dito sa selector? Like trip A or trip B. Hinahanap ko kung meron siyang mga selector. Ah, touchscreen pala siya! Touchscreen pala siya, ang galing! Ito guys, oh. Trip and total lang siya. So sa kaliwa, meron tayong high and low beam, passing light, hazard button, turning signals, horn. Sa kanan naman, ating kill switch, light switch, and then yung ating electric starter button. So susian natin, ayan po ang itsura ng kanyang susi. Mechanical key po siya. So sound check naman natin, ito, naka-stack pipe, underbelly exhaust. Ayan, may tire hugger din siya, maliit lang. Tapos yung kanyang mono suspension, I think adjustable siya. Yes, adjustable siya. Ang laki ng pwede mong i-adjust sa kanya. I think mga 2 to 3 inches yung pwedeng i-adjust sa kanya. So sound check natin. Tahimik lang, ano?
Lapitan natin. So bago natin siya i-test ride, punta muna tayo sa kanyang engine specifications. So sa FKM3GP ay single cylinder, 4-stroke, 4 valves, liquid-cooled, 300cc engine displacement, chain drive, at nagpo-produce siya ng 27.9 horsepower at 22 Newton-meters torque. Fuel injected, 6-speed manual, double shock absorber sa harapan, at mono shock absorber sa likuran. So size ng gulong niya sa harapan ay 110-70 rim 17, at sa likuran naman ay 150-60 rim 17. Disc brake po pareho at ABS na rin, front and rear. Sa kanya namang seat height, 785mm. Ground clearance niya, 160mm. Curb weight, 160kg. At may fuel tank capacity siya na 17 liters. So available din siya sa color white, green, ito po yung green natin, black and red. So ganito naman po nakaupo ang isang 5.6 sa 785mm. Binabalance ko lang ito guys, ano? Kung ano yung nakikita nyo dito sa paa ko sa kanan, ganyan lang din yung paa ko dito sa kaliwa. At sa timbang naman niya, manageable yung timbang niya. Ayan. Sitting position natin, 40. Nakaliad ng kaunti or nakaliad talaga kasi sports bike ito. Suspension niya, yes, malambot at maraming pwedeng adjust, ano. So, test drive na natin itong motor na to bago tayo pumunta sa kanyang presyo. Okay guys, so continuation ng ating 3GP. So nag-review tayo, ni-review ko yung specifications at yung ano niya, first day ng test ride. So ngayon is last day and nakita ko na yung camera masyadong malapit. Kaya inulit natin ngayon itong test ride natin para kay FKM 3GP. So nandito tayo ngayon ulit sa GM Cycle. Dito sa may Kabanatuan branch, may Daan Sarili. Malapit lang po ito sa Shell Gasoline, dating Toyota. At malapit din sa Premier Medical Center. So ayan, GM Cycle, Kabanatuan branch. So ayan guys, pag nagte-test ride tayo ng mga motor, ilalam natin yung kanilang mga best body, engine, suspension, and tires. At lahat, nandyan na rin yun, yung seating position, performance. Nandiyan na lahat sa best, ano, ewan ko ba, bigla lang pumasok sa isip ko yan para magkaroon lang ako ng pattern na pag nag-test ride ako, yun yung hinahanap ko sa isang motor. So una, body, sports bike, naka-lean talaga. And then yung design niya, 40, very aggressive, tapos naka-pro arm or single side swing arm siya. Maganda rin yung kanyang mga pedal sets. Although hindi sila racing, pero maganda kasi. Ayan, alloy lahat, maganda tignan. At yung design niya, distinguishable, ano? Nabanggit ko na yung specifications nito. Alamin na lang natin yung kanyang performance. So ayan guys, TFT siya. Ganda, oh. Malinaw at readable lahat ng mga figures and numbers niya. So mainit na ba to? Hindi, naka Fahrenheit siya. Warm up muna natin siyang konti. Although mainit naman na, parang mainit na rin yung makina nito, pero kailangan nating pag-circulatin yung kanyang oil. Very aggressive yung throttle at saka responsive, ano. Plus point sa akin yun. Okay, let's go. Ito yung upright position. Kung mapapansin nyo kung gaano ako kalayo sa handlebar. Upright position to. Ito yung position natin sa touring. Layo, ano. And then ito yung ating position sa sports bike. So ito palang mga lever niya, stock pala ito. Pati itong bar end protector. So ikot lang natin to ng malapitan guys. Hindi natin siya ilalayo. Para lang maintindihan nyo yung ano niya, performance. Suspension, natry ko na kasi ito noon. Malambot naman yung mga suspension niya. Pero syempre dahil sports bike siya, yung dito sa harapan niya, ayan, madadama mo talaga yung mga bumps. Hindi naman matigas. Masyado ka lang kasi talaga nakadiin sa kanyang handlebar, kaya mararamdaman mo talaga yung mga bumps. Pero malambot po ito, malambot yung suspension niya sa harapan kasi upside down fork. Sa likuran malambot din naman, kasama sa ano natin is yung upuan. Malambot naman yung upuan, nagko-compensate din ng bumps at ng vibration. Si city driving na lang natin siya, hindi na natin siya dadalin sa open space para i-top speed. Yan, so fifth gear, 30 lang yung tinatakbo natin. Aggressive siya, hindi siya yung sinisinok or yung parang nanghihingi ng downshift. Sa singit-singit, yes,
parang maliit na maliit lang din talaga tong bike, ano. Kumbaga, maliit lang yung handlebar niya, pero yung size niya is para na rin talaga siyang isang 400cc na big bike. Hindi siya yung mukhang mga 150 or 155 na sports bike. Ito medyo sira-sira yung daan. Yan, dahan-dahan lang kasi tayo, kaya yan lang naman talaga yung takbo dyan sa ganyang sirang daan na yan. Okay lang, pati yung likod, harap at likod na suspension. Although sa long run, kung ito ay pang long ride mo, eh titibay talaga ang braso mo rito. At ang palad mo, makakadama talaga ng bumps. Tsaka syempre yung likod mo rito, no? Kahit 20 anyos ka lang dito, para kang 60 years old. Pero ganun pa man, sports bike kasi ito. Kasama na talaga ito doon. Clutch, ang lambot. Throttle, responsive. Yung engine, agile. Handling niya, manageable, nimble. Magaan lang talaga dalhin. Lahat naman ng motor magaan dalhin pag tumatakbo. Hindi naman pala lahat. May mga na-experience ako kasing motor na kahit tumatakbo, ang bigat ng manibela. Meron siyang size ng big bike, performance na parang big bike din, pero yung gaan niya is para lang siyang ano, small cc. Ayan. At sa leeg, actually hindi kasi tayo talaga sanay sa sports bike dahil hindi naman tayo madalas gumamit ng sports bike, kaya nakakaramdam talaga ako. Pero sa mga nag-start sa sports bike, nagsimulang gumamit nito, sports bike agad, basic na lang sa kanila to or sa inyo. Sa top speed niya, hindi natin ito matetesting sa top speed, pero wala kasi tayong consent, ano. Hindi natin siya ipinaalam for top speeding or ilalayo. So sa 300cc na to, let's say kaya nitong tumakbo ng 160. Compare na lang natin siya doon sa isang 300cc ko na kaya ring tumakbo ng 160. Ayan, same RPM limit lang din sila na 9000. 9000 is red line na. Yes, kayang umabot ng 160 nung 300cc ko. And then, what more pa ito na sports bike. Para sa akin, kung gusto ko ng isang murang 300cc na sulit talaga sa budget at hindi tinipid ang performance, 3GP Fecon. Marami lang kasing hindi nakakaalam sa Fecon, ano. Ayan, oh, pogi, oh. Sa kanyang panel, readable lahat. Digital tachometer sa taas, malaki naman yung speedometer niya. Gear indicator, fuel gauge. Meron pa tayong voltage, ano? Voltage meter, engine temperature, time. Hindi ko masyado mabasa yung time. Iba na kasi yung font at sobrang payat. Pati yung kanyang trip meter, hindi ko masyado mabasa. Ayan, lalapitan mo pa siya. Side mirror. Sporty, fair enough, more than 3 fingers, hindi magnified. At sa mga controls niya, yes, okay naman, madaling abutin. So, I think wala na tayong masyadong hahanapin sa motor na to. Babalik na tayo sa GM Cycle. And then, testing na lang natin kung gaano niya kabilis makuha yung 0 to 60. Kahit anong gear. Depende sa ano ko, sa riding style ko, no? So, 0 to 60, ayan, medyo bakante yung likuran natin. And ready, go! Napag-wheelie pa. Oh, sorry! Naka-MPH pala siya! 67, 6. Magko-convert pa ako, ano ba yan? 75 mph. Ilang kaya yun? Imprint Costos, oh. Shout out. Naka mph pala siya. Kaya pala kanina parang bagal na bagal ako. Alright, here we are at GM Cycle again. So, ayan guys. FKM or Fecon 3GP. Okay, so yan ang ating ride experience para dito sa Fecon 3GP. So, sa presyo naman niya, dito kay GM Cycle Corporation, ang kanyang cash price is 168,000. Meron siyang lowest down payment na 16,800. At
monthly installment na 8,349 for 3 years. At para naman sa kanyang requirements, kailangan nyo ng 2 valid ID, proof of income, and proof of billing. So kung interested kayo sa bike na ito, yung contact info natin ay ilalagay ko sa description or hanapin nyo na lang si Sir Harry Palafox dito sa GM Cycle. Okay, so kung nagustuhan nyo yung vlog natin, please like, comment, share, and subscribe, and hit the bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. So ride safe, and see you on my next one.